Mga kapenyo, tirahin na natin itong mainit na isyo ngayon. Pasok! Intro! Heyo! What's up sa inyo mga kapenyo? At today, meron na naman tayo napaka-init na reaction video. Good morning sa inyong lahat, mga solid kapenyo ko. At dito nga, no? Jerwin Angkahas at Jonas Sultan. Nakaranas, no? Ng pagkatalo dito sa Japan kahapon. Na kung saan parehas pa na body shot ang nangyari ng kanilang pagkatalo. At nakakalungkot man na hindi man nanalo itong si Jerwin Angkahas at si Jonas Sultan, alam ko naman in the future na babawi pa rin itong mga to. Dahil hindi pa naman sila nasa edad talaga na katandaan na kung saan kayang-kaya pa, no? At talagang minalas lang siguro sila kahapon at hindi pinalad dito sa mga Hapon. At tara mga kapenyo, panoorin nga natin dito kay Jawe Boxing World itong pagkatalo nga ni Jonas Sultan at Jerwin Angkahas. So mga tol, matapos nga pong matalo ang dalawa nating pambato sa bansang Japan kagabi na sina Jonas Sultan at Jerwin Angkahas, nakapwa nga po tumiklop sila sa body shot ng mga Hapon. Si Sultan, yes. Round 1 nga lang round po ang tinagal kay Rico Masuda nang matamaan siya sa liver shot. Grabing pilipit ni Jonas Sultan dyan, no? Alam nyo mga kapenyo, napanood ko nga to kagabi. Naawa talaga ako kay Jonas Sultan. Grabe yung pagkapilipit niya mga kapenyo. Sobrang sakit nung body shot na dinanas niya dito mula sa Hapon, no? At talagang solid mga kapenyo na tumama talaga sa gitna ng kanyang tiyan. Parang alam nyo, minsan naiisip ko parang pinag-aaralan siguro ng mga Hapon, no, kung saan ang kahinaan ng mga Pinoy. Kasi kung maaalala nyo mga kapenyo, nung na-interview si Albert Pagara, naka-sparring partner niya etong si Naoya Inoue, talaga sinasabi, no, ni Albert Pagara ron na tinatarget daw neto ni Naoya Inoue yung kanyang body, no, puro body shot ang tinitira sa kanya, na kung saan nasasaktan din daw, no, si Albert Pagara ron. Kaya minsan nare-realize ko baka pinag-aaralan na siguro, no, ng mga Hapon, no, ang body shot, kasi puro body shot po ang talo natin kahapon kung mapapansin nyo. Abang si Jerwin Angkahas naman mga tol, tumiklop din kay Tacoma Inoue sa round 9 nang matamaan din siya ng body shot. So nagsalita na nga po si Jerwin Angkahas mga tol sa pagkabigo niya makuha ang WBA World Bantamweight title kay Tacoma Inoue. Sa YouTube channel nga po ni JMC Yasat, emotional ang former world champion na nagpahayag ng saloobi niya sa pagkabigo niya. Paliwanag ni Angkahas, hindi daw niya alam kung magtitiwala pa daw sa kanya si Sean Gibbons at trainer niya dahil sa pagkatalo niya. Parang mababa daw ang moral niya ngayon at nakakawalan daw ng kumpiyansa. Alam naman daw kasi natin kapag ganyan daw ang pagkatalo mo, marami daw ang mambabash, lalo na daw sa social media. Pero totoo naman talaga yan mga kapenyo, no, na kung saan pagka talaga natalo ang isang boksingero natin, kadalasan talaga, imbis na suportahan, binabash pa, no, ng ibang mga kapwa natin Pilipino. Ito mga kapenyo, hindi ko po nilalahat ha, pero yung iba talagang mga Pilipino, wala na pong ginawa kung hindi ibaba ng ibaba, no, ang mga boksingero natin, na kung saan dapat nga tayo ang nag-aangat, no, sa mga boxer natin, kasi iilan na lang po ang magagaling natin na boksingero. Halos parang si Jarrell Casimero na lang ata yung natitirang nakikita ko no, kadalasan na mga ibang kilala natin boksingero na puro natalo na, no. Sana po magkaisa at masuportahan natin para naman tumaas ulit ang kumpiyansa ng mga boksingero natin Pilipino, no, kasi nakakaawa naman katulad nga nito, no, naging statement pala ni Jerwin Angkahas na kung saan talagang bumababa na nga raw yung kanyang moral o kumpiyansa sa sarili, dahil nga raw alam naman daw niya sa sarili niya pag natalo siya dito sa laban na to, ibabas siya ng mga tao. Kung ako sa'yo Jerwin, wag mong isipin yon bro, no, isipin mo yung para sa pamilya mo, isipin mo yung karera mo sa boxing, na kung saan nakatungtong ka na dyan sa ibabaw, wag ka nang bumalik sa lupa, no, ayun ang isipin mo. Huwag kang magpadala sa kung anong sasabihin ng mga tao sa'yo. Ang isipin mo palagi, puro positive. Huwag kang mag-isip ng negativity. Kasi kung yan lagi yung maiisip mo, talagang matatalo't matatalo ka palagi. Kasi may iniisip ka. Pero ganun daw talaga mga tol. Babawi na lang daw siya kung ano daw ang ibigay sa kanyang laban sa susunod. Kahit yan, daw anong timbang. Kung 122 ba yan o 126, yes. Si Sean Gibbons na daw ang magpapasya. Natanong nga po ng isang media si Angkahas mga tol, bakit daw lately, andali na daw niyang tamaan.
Nagsimula daw yung kay Martinez nang matalo siya ng 2 beses. At ngayon naman, dito naman kay Tacoma Inoue. Sagot ni... Yan pa, isa pa yan mga kapenyo, no? Pwedeng naapektuhan ni si Jerwin nung pagkatalo nga niya kay Martinez, no? Doon sa Mexicano. Eh talagang, alam nyo yon sa mga boksingero, kasi ito hindi po ako boxing analyst, ha? Pero sa mga nakikita ko, sa mga sinusubaybayan ko, once na natatalo talaga, minsan bumababa yung kumpiyansa sa sarili. Panoorin nyo na lang yung kay Adrian Broner, no, na kung saan nakalaban din ni Manny Pacquiao yun. Simula natalo siya dito kay Maidana, mga kapenyo, eh talagang nawala na yung kanyang kumpiyansa sa sarili. Dati, napapanood ko yan si Adrian Broner, napakagaling niya at wala siyang talo. Parang hinahawig na nga siya noon kay Mayweather, di ba? At naging usap-usapan at naging maugong na yung kanyang pangalan noon. Pero simula natalo nga siya, mga kapenyo, nawala yung kanyang kumpiyansa. Ganun din ang nangyayari ngayon kay Jerwin. Sa inyo mga kapenyo, eh suportahan po natin yung mga boksingero natin kasi kawawa rin naman mga kapenyo para naman sa ating bansa din naman yung kanilang ginagawa. Ni Jerwin mga tol, napapaisip nga daw siya kung bakit ganun. Sa sparring naman daw, nagagawa naman umano niyang umilag kahit daw sa ibang laban niya. Pero ngayon daw, parang nawala daw yung skills niya nung umakyat na siya sa ring. Parang nagiging bobo daw siya. Napapaisip nga si Angkas mga tol kung bakit daw ang dali niyang tamaan. Maganda naman daw ang kondisyon niya at wala daw siyang iniinda sa katawan. Siguro daw nawala daw ang pagiging matalino niya sa ibabaw ng ring. Yun ang mahirap, yung boxing IQ niya, no, nawala. Kailangan niyang maibalik talaga yon mga kapenyo. Dahil kung mapapansin nyo, kung napanood nyo 1 to 9 rounds, wala pong head movement. No, etong si Jerwin Angkaas na kung saan napapansin ko na yon na ang bilis nga talaga niyang tamaan. Totoo yon mga kapenyo, no, yung head movement niya nawala. Panoorin niyo po yung laban niya doon kay Martinez na kung saan mga kapenyo eh talagang napakaganda ng kondisyon ni Jerwin Angkaas doon. Pero ngayon dito mga kapenyo sa laban niya na to kay Inoue, talagang nako, talagang wala pong head movement si Jerwin. Pagkatalo daw niya na yan, yun daw ang pinakaayaw niya mangyari sa boxing career niya. Yung pinaglalaroan daw siya ng kalaban. Mas naging matured pa daw itong si Tacoma Inoue kaysa sa kanya. First time nga din daw sa buong karir niya sa boxing nang matamaan daw siya sa solar plexus. Kaya daw siya bumagsak. Describe nga po ni Angkaas mga tol, sobrang sakit daw yung tama na yun sa kanya. Putol daw talaga ang hininga niya. At nag-breakdown daw talaga ang katawan niya sa sakit. Dagdag pa ni Jerwin, dati naman daw siyang tinatamaan sa body shot. Pero kaya naman daw niya yung sakit. Pero yung patama daw ni Tacoma Inoue, first time daw talaga niyang matamaan sa gitna ng katawan. Sumabay daw yung paghinga niya sa patama ni Tacoma. Gusto pa daw niyang kayanin sana yung sakit. Pero paghabol daw niya ng hininga, nag-breakdown na daw ang katawan niya. Kakaibang sakit daw talaga yung naramdaman niya. Hindi daw niya maipaliwanag. Kaya antagal daw niya bago makatayo. Kahit daw ngayon, ramdam pa rin daw niya yung sakit. Samantala, mukhang... Hindi talaga siya naka-recover mga kapenyo. Kitang-kita naman gusto niyang maka-recover sana para maitaguyod pa ang ating bansa. Kaso talagang hindi na kinaya ni Jerwin. Talagang solid eh. Yung tama sa gitna ng chan niya. No? 2 beses yun mga kapenyo. Kung uulitin nyo sa replay, 2 beses tumama po sa chan niya. Mabibigyan naman ulit ng chance si Angkaas ni Sean Gibbons. Dahil positibo naman po ang sinabi ni Sean Gibbons tungkol dito kay Angkaas. Mag-uusap umano sila ni Angkaas at ganun pa din daw, lalaban ulit daw si Angkaas. At kapag nanalo, muli daw makakakuha ng title shot si Angkaas. So yan mga kapenyo, no, talagang pinangako naman ni Sean Gibbons dito kay Jerwin Angkaas na makakakuha muli ng title shot. No, wag daw mag-alala at talagang bibigyan siya ulit. Siguro kung 122 o 126, depende na po yun kay Sean Gibbons sa kanyang promoter. Kung anong laban yung ibibigay sa kanya at talagang sana sa susunod, Jerwin, mas pag-igihin mo. At ganun na rin siyempre kay Jonas Sultan, nakakalungkot man isipin, natalo yung mga kababayan natin. Pero siyempre, pinakamainam pa rin magkaisa tayo at suportahan natin ang mga Pilipino boxer natin. So yeah mga kapenyo, kung ngayon nga tatanungin ko, ano nga masasabi nyo dito sa pagkatalo ni Jerwin Angkaas at Jonas Sultan, dalawa na naman kababayan natin na boksingero ang natalo mula sa kamay ng mga Hapon. Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo at lahat-lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita kasalad tayo sa susunod kong reaction videos.